Hello guys, isang nakaka gulat pero nakaka-excite na balita ng anak na po si Luna. At ito yung anak niya. Nag-iisa lang. Kaya yan yung sagot sa tanong nung isa kong video, bakit ang liit ng tiyan ni Luna. So mukhang wala na pong laman ito. Kasi almost 1 hour na po, or 1.5 hour na ipanganak ito ni Luna. So ito po yung share ko lang po yung nangyari. Syempre sino pa namang hindi excited na manganak si Luna, dahil kahapon pa lang ay nag-June na siya para manganak, kaya expectant na ako talaga na anytime soon manganak na siya. So hindi siya nanganak kahapon, kaya in-expect kong manganak siya today or tomorrow. Pero, share ko lang po guys, ang dami kong prepare na box para paanakan ni Luna. Pero, nanganak po siya sa loob ng banyo. Kaya, kanina po kasi, habang nakahiga ako, napapansin ko na si Luna ay nakatambay sa banyo. At usually, yun naman yung ginagawa niya. Kasi nga malamig sa banyo, tumatambay sila dun palagi. At dun talaga sila nakahiga. Kasi yung banyo ko naman, dry naman yung sahig. So, okay lang. Pero napapansin ko ay iba na yung pakiramdam ko eh. Feeling ko manganganak na talaga si Luna. Kaya ang ginawa ko ay nilipat ko itong mga tela doon sa banyo. So, ito yun. Panoorin nyo po yung video. So, nung nilipat ko yung tela doon sa banyo, ang ginawa ko, umalis lang ako, lumabas lang ako ng banyo, kasi excited nga akong i-shoot, diba, yung i-record yung panganganak ni Luna. Kasi first time kong mag-vlog ng isang pusa na nanganganak, kasi kasama yun sa journey ni Luna. Diba, yung stud, yung pregnancy niya, at yung mga pagkain na kinakain niya, pati yung panganganak niya sana. Yun nga lang po, ang nakakagulat po ay paglabas ko ng banyo, pumunta lang ako sa kusina para maghugas ng kamay at kumuha ng scissor at saka gloves para tulungan si Luna in case na hindi niya puputulin yung puso nitong kitten. So ang ginawa ko, pagbalik ko sa banyo, biglang lumabas si Luna. Para siyang natataranta. Siyempre, nararamdaman niyo naman po yung alaga ninyo. At pagtingin ko po sa banyo, guys, ay nanganak na siya. At ito nga yung anak niya. Ayan, sobrang healthy. At ang ganda ng kulay niya. Parang solid blue or gray. At mukhang long hair po. So ayan, nakita ko siya doon. At ang tahimik kasi, hindi umiiyak. At si Luna din, napakatahimik niya. Kasi usually naman po, diba, pag bagong or pagbuntis at kapag nagle-labor, kahit nga hindi first time magbuntis eh, kahit yung ibang mga buntis na pusa kapag nagle-labor ay maingay, hindi komportable, at meow ng meow, diba? Dahil nasasaktan sila. Pero si Luna, napakatahimik niya. As in, napakatahimik. Hindi mo talaga mapapansin. Kaya po, hindi ko po na-record yung panganganak niya. At, ayan, nanganak na po siya. So, sayang. Sayang, guys. Matagal ko pa namang hinihintay ito. So, siguro kay Tala na lang. Kasi malaki yung tiyan ni Tala at manganganak na rin siya. 22 days lang po kasi ang advance ni Luna kay Tala nung pagbubuntis. So, kay Tala na lang po, guys. At hintayin natin yung panganganak ni Tala. At hopefully, din naman ako magulat at mababantayan ko yung panganganak niya para ma-record po natin. So, yun nga, guys. Isa rin na inaalala ko, syempre, ay si Luna po kasi, guys, ay first time, though 1.5 years na po siya, mature enough para mabuntis. Pero, siguro nga dahil first time niya, hindi siya gaano kamarunong. Di ako sure kung hindi pa siya marunong mag-alaga. Kasi napapansin ko kanina,
tuwing lumalabas ako, tinatawag niya ako, syempre mararamdaman mo naman niya ba yung alaga mo. Lumalapit siya sa akin at gusto niya akong papuntahin doon sa banyo. Kaya ginagawa ko, pupunta ko sa banyo at lalambingin ko siya at gusto niyang ilapit ko sa kanya yung anak niya. Kaya yun yung nangyayari. So, duda din ako guys na hindi niya napapadede. Kasi parang wala siyang milk. Kahit na ganun yung pinapakain ko sa kanya, kahit na marami siyang vitamins, kahit na sobrang alagang-alaga ko siya, pinapakain ko pa siya ng maraming sabaw, may malunggay, may ano pa, iba't ibang vitamins, diba, palagi. Parang wala siyang milk. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng KMR. Ito yung milk replacement para sa mga kitten ng 0 to 6 weeks. Dahil yun yung pinakamaselan na weeks para sa mga pusa, para sila ay mabuhay. Kaya baka magsi-self-feed po ako. Ako na lang po yung mag-feed sa kanya. At guys, tulungan nyo ako anong gagawin ko. Mahirap po kasing pumunta sa vet dito sa amin kasi unang-una si Luna, alam ko na i-stress siya sa biyahe kasi nga hindi siya sanay sa maraming tao. At pangalawa, kapag ibibiyahe ko siya kasama itong kitten, di ako sure. So ang mas naisip ko talaga, ako na lang yung tutulong sa kanya na pa-alagaan at painumin ng gatas itong anak niya. So, meron din po ba kayong pusa na ganon, guys, first time at hindi marunong mag-alaga? At anong ginawa nyo po? At tulungan nyo rin po ako, anong ipapangalan ko dito sa cute na cute po na kitten? Ayan, ang ganda ng kulay niya, no? Long hair. At kulay blue or gray, solid. At ay, parang tabby or di ko alam, di ako sure. Depende sa paglaki niya, dun ko lang po malalaman. At ayun. So, yun lamang po guys. Tingnan na lang po natin kung paano maalagaan natin itong kitten. At Luna, ayan. Or siguro masyado lang akong protective kasi ayaw ko sana mag-intervene eh. Ayaw ko na mag-intervene. Pero kanina kung hindi ako nag-intervene or makialam, parang ayaw putulin ni Luna. Ayaw putulin ni Luna yung pusod ng kanyang anak. Kaya ako na nagputol. Kaya sabi ko, may mga times talaga na kailangan natin mag-intervene, lalo na kapag at risk yung kitten. Kasi syempre napaka-fragile nito at napaka-sensitive niya. So, yun lamang po.